Maligayang pagbabalik sa M's Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang adventure thriller na ipinalabas noong 2005 at ito ay pinamagatang Survival Island. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Magsisimula ang pelikula sa mag-asawang papunta sa isang private boat at nang makarating sila sa Pampang, sinalubong sila ng kapitan na si Richards. Matapos nun, nagpakilala ang mag-asawa bilang sina Jack at Jennifer, may kasama din sila na sina Gail at Bill. Si Jack ang nagrente ng private boat dahil siya ay napakayamang tao, siya at si Jennifer ay kasal na din. Ipinakilala sa kanila ni Captain Richards ang dalawa niyang empleyado sa bangka, ito ay sina Manuel at Pepe. Habang papasok na sa loob ng bangka sina Jennifer, nakita nila si Manuel na inaaway ng isang babae, at marahil ito ay kanyang kasintahan. Mabilis na uminit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, kaya sinampal ni Manuel ang babae sa mukha. Agad namang nainis si Jack sa ginawa ni Manuel, kukumprontahin sana niya si Manuel, ngunit pinigilan siya ni Jennifer at sinabing huwag nang makisali sa away ng dalawa. Di nagtagal, umalis ang babae at ito ay galit na galit. Sa bangka, habang naghahaponan sila, inalok ni Jack ng inumin si Manuel dahil sa nangyari sa kanya kanina, at nasaksihan nila, sinabihan din niya si Manuel ng hindi magagandang salita, at dahil doon, nagalit si Manuel sa kanya, kaya tinagdihan nito ang kanyang alok. Kinabukasan, makikita si Manuel na hindi na maganda ang pakikitungo kay Jack, sinabi naman ni Jack sa kapitan ang ginawa ni Manuel sa kanya, kaya sinabihan ng kapitan si Manuel. Nagalit si Manuel sa nangyayari, at walang nagawa sa kanya ang kapitan at umalis na din siya. Pagkaalis ni Kapitan Richards, bumalik si Manuel para kumuha ng scuba mask at isang kutsilyo, tinanong siya ng isang tauhan kung ano ang problema niya, sinagot naman siya ng pabalang ni Manuel dahil mainit pa din ang ulo nito, at nang aalis na siya, hinagis niya ang tuwalya at aksidente itong nahulog sa kalan. Maya-maya, napansin ni na Jennifer at Gail ang usok na lumalabas mula sa kusina, at agad nila itong ipinaalam kay Captain Richards. Mabilis na pinuntahan ng kapitan ang apoy, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawang apulahin, mabilis din niyang hinikayat ang lahat na lisanin ang nasusunog na bangka. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na bagyo at naapektuhan sila nito ng husto, nakakalungkot din, dahil tanging si Jennifer at Manuel lamang ang nakaligtas sa kanilang lahat, at napadpad silang dalawa sa isang isla. Si Manuel ang kumikilos para sa kanilang dalawa, at sinabi niya kay Jennifer na kailangan nilang makagawa ng isang bahay para sila ay mabuhay. Di nagtagal, nangulekta sila ng mga dahon, sanga, at iba pang bagay na magagamit nila. Sa pagdaan ng mga araw, nasasanay na silang dalawa sa kanilang bagong buhay sa isla, at nagsisimula na ring mahulog ang loob nila para sa isa't isa. Isang araw, nag-swimming silang dalawa, at nagtanong si Jennifer kay Manuel tungkol sa babaeng sinampal niya. Sinabi naman sa kanya ni Manuel na ang babaeng iyon ay nobya niya, sinabi daw sa kanya nito na siya ay buntis, at dapat siyang pakasalan nito, at sa tingin naman daw niya ay niloloko lang siya ng nobya niya, kaya tinawag niya itong baliw, nagalit naman sa kanya si Jennifer at sinabi nitong napaka-irresponsible niyang lalaki, kaya hindi nagtagal, nagtalo silang dalawa at iniwan niya si Manuel. Kinabukasan, humingi sila ng tawad sa isa't isa, at nangako sa kanya si Manuel na pagbalik niya, ay dadala niya ito ng lobster. Habang nangingisda si Manuel, nakita niya si Jack sa Pampang, at ito ay buhay pa, agad niya itong ipinaalam kay Jennifer. Agad din nilang dinamot ang mga sugat ni Jack, hinalikan naman ni Jack si Jennifer, at di namang makakailang nagseselos sa kanila si Manuel. Nang makatulog na si Jack, pinuntahan ni Jennifer si Manuel para makapagpasalamat sa kanya, saka sila naligo sa dagat. Maya-maya, nagising si Jack at nakita niyang nagsasaya ang kanyang asawa, habang kasama si Manuel. Nagselos si Jack sa kanila, kaya nagsindi ito ng apoy gamit ang lighter na nasa kanyang bulsa. Hangang-hanga naman si Jennifer sa apoy na nagawa ni Jack, at sinabi din ito kay Jack, na simula nang mapadpad sila sa isla ay hindi nila nagawa ni Manuel na makalikha ng apoy. Dahil sa tuwa ni Jennifer sa kanyang asawa, muli na namang nagselos sa kanila si Manuel, kaya umalis na lamang ito at naligo. Kinabukasan, nagsimulang maghinala si Jack dahil sa nangyaring sunog sa bangka, naniniwala siyang sinadya ni Manuel ang sunog para makasama niya si Jennifer, na mas stranded sa isla. Nagalit naman si Jennifer sa kanyang teorya, at umalis kasama si Manuel para mangisda.
Gayunpaman, sa kanilang pagbabalik, nakita nila si Jack, na nagtayo ng isa pang maliit na kubo para maging tulugan ni Manuel, at para din daw hindi ito makatulog na malapit sa kanyang asawa. Sinabi naman ni Jennifer sa kanyang asawa, na dapat niyang pakisamahan si Manuel upang mabuhay sila sa isla. Maya-maya, kumain silang tatlo at hindi naman nagtagal, nagkainitin ang dalawang lalaki. Sinabi din ni Manuel kay Jack, na hindi na siya mangingisda para sa kanilang dalawa, sinabi din ito na humanap siya ng sarili niyang pagkain. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ni Jack na manghuli ng isda, ngunit bigo siyang makahuli ng mga isda, dahil wala siyang gamit na goggles para makakita sa ilalim ng dagat. Isang araw, habang nangingisda si Jack, nag-alok si Manuel ng pagkain kay Jennifer, ngunit hindi iyon tinaggap ni Jennifer, dahil sa tingin niya, iyon ay kataksilan sa kanyang asawa. Ngunit nang kinumbinsi pa siya ni Manuel, napilitan siyang kumain, at sinabi niya kay Manuel, na huwag iyong ipapaalam sa kanyang asawa. Pagkatapos nun, hinalikan niya si Manuel sa pisngi, saka siya bumalik sa kanilang kubo. Kinabukasan, habang naghahanap ng pagkain ang mag-asawa, napansin ni Jack na naapula na ang apoy niya, at agad na naman niyang sinisi si Manuel dahil doon, kaya hindi nagtagal, sumiklab ang away sa pagitan nilang dalawa, wala namang nagawa si Jennifer para pakalmayan ang mga ito, agad ding umalis si Jack na galit na galit. Kinalaunan, ng araw ding iyon, nakatulog si Manuel, at habang natutulog siya, kinuha ni Jack ang scuba goggles niya, at ito ay nangisda para may makain sila. At nang magising siya, agad niyang nalaman na nawawala ang goggles niya, kaya kinuha niya ang kanyang sibat para puntahan si Jack. Nakita naman iyon ni Jennifer kaya agad siya nitong pinigilan. Habang nagtatalo sila, nagawa nilang halikan ang isa't isa, at nangyari na nga ang hindi dapat. Maya-maya, ipinagtapat sa kanya ni Manuel ang pagmamahal niya para kay Jennifer, sinabi naman sa kanya ni Jennifer na ilihim nila ang kanilang relasyon, pumayag naman si Manuel. Pagbalik ni Jack, ibinalik niya ang goggles kay Manuel, at masaya itong bumalik sa kanilang kubo. Sinurpresa niya si Jennifer, dahil may nahuli siyang malaking isda, at hindi nagtagal, napansin niyang may inililihim sa kanya, ang kanyang asawa. Mabilis din niyang napagtanto, at nalaman ang relasyon nilang dalawa ni Manuel, at dahil doon, inihagis siya nito papunta sa kanyang kalaguyo, saka siya umalis. Sinubukan ni Jennifer na hanapin si Jack, ngunit hindi niya ito nakita. Sa paglipas ng mga araw, makikita si Jack na naninirahan na sa isang liblib na lugar sa isla, gumawa din siya ng kanyang sibat at goggles. Hindi din nagtagal, nakahanap siya ng isang maliit na bangka sa dagat, at dinala niya ito sa Pampang. Nang makita ito ni na Jennifer at Manuel, binalaan nila si Jack na mapanganib na tumakas sa isla. Magkagayunman, hindi niya pinansin ang sinabi sa kanya ng dalawa, at inayos niya ang bangka. Nang gabi ring iyon, nagplano si na Jennifer at Manuel na kukunin nila ang bangka ni Jack, at iiwanan nila ito sa isla. Kinabukasan, nang umalis si Jack para mangisda, ang dalawa ay nagsimulang nakawin ang bangka niya, at nang makita iyon ni Jack, hindi siya nabahala sa ginawa ng dalawa, nagkunwari din siyang hinahabol ang dalawa, ngunit makikitang may ngiti sa kanyang mga labi. Habang naglalayag si na Jennifer at Manuel, napagtanto nilang hindi pa pala talaga maayos ang bangka, at maya-maya nga ay nagsimula nang tumagas ang tubig, sinubukan pa itong pigilan ni Jennifer, ngunit hindi iyon gumana, at unti-unti nangang lumubog ang bangkang ninakaw nila. Si Jack naman ay relax na umiinom ng sabaw ng buko. Nang tuluyan nang lumubog ang bangka, muli silang naglangoy pabalik sa isla. Nang makita ni Jack si Manuel, kinuha niya ang kanyang sibat para atakihin ito, matapos nun, muli silang nag-away, nagawa naman ni Manuel na makatakas mula kay Jack. Pagsapit ng gabi, ginawang hostage ni Jack si Jennifer, at nang madistract ito sa kanyang asawa, nagawa ni Manuel na lusubin siya, at muli na naman silang nag-away. Habang nag-aaway silang dalawa, nagawa naman ni Jennifer na pakawalan ang kanyang sarili, inatake din niya si Jack, at nasunog ang pantalon nito, kaya nagtatakbo ito sa dagat. Pagsapit ng umaga, patuloy na hinahunting ni Jack ang dalawa. Dito din natin malalaman, na ang lahat pala ng nangyari sa kanila ay kagagawa ng babaeng sinampal ni Manuel, dahil siya ay isang mangkukulam, at siya ang kumukontrol sa lahat ng tao na nasa bangka, ginagamitan niya ang mga ito ng mahika, kaya napadpad sila sa isla. Ang bruha ay nagsimula nang ang kontrolin silang lahat, siya din ang may pukana kung bakit sila nag-aaway-aaway. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, hindi sinasadyang naihulog niya si Manuel sa isang sibat, makikita din ang mangkukulam na umiiyak at nagsisisi sa kanyang nagawa. Sa susunod na eksena,
Makikita si Jennifer na iniligtas ng ilang mga taga-Nayon at kalapit isla. Iniwan din niya si Jack sa isla na nangingisda at hindi niya sinabi ang tungkol sa kanya, kaya naiwan itong nag-iisa sa isla. At dito na nagtatapos ang pelikulang ito. Maraming salamat sa panonood.